Ekklesia in the home, 8 o'clock coffee. Ekklesia is a Greek word na ang ibig sabihin ay church. Ang Ekklesia po, ang church po ay inupuo ng ako, siya, ikaw at tayo. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless. God bless all. Testimony po yung kabutihan po ng Panginoon sa buhay namin po dito sa New Zealand po. So lang po i-share yung mga kaganapan po na nangyayari po sa amin tulad po nung mga struggles po namin, yung pagsagot po niya sa mga dalangin po namin regarding po sa tuition ni Juan, na may nagbigay po na magandang loob, kung may nagmagandang loob po na mag-offer po ng tulong para po sa tuition na. So okay na po kami doon. One more thing po is yung ginagawa po niya sa ministry po namin, which is the whole family po is having a ministry at the moment po. So i-share po ni Sister Rhea po yun. Good morning po sa inyong lahat dyan. Kamusta po kayo? Share ko lang po yung kung paano po kumikilos ang Panginoon sa amin ngayon dito. Lahat po ng mga panalangin, unti-unti pong natutugon. Ngayon po, nasa isang church po kami na nabibilang po kami sa mga ministry. Bawat isa po sa amin ay makikita po namin kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayon po, si Iwan po, siya po ang head ng aming multimedia. Si Karen naman po ang head ng children's ministry. Ako naman po sa women's ministry, sa ushering po, at saka sa Timothy po, sa aming life group po. At si Jess naman po yung head na po ng maintenance namin. Makikita po natin dito kung paano po mabilis tumugon ng Panginoon sa mga panalangin. Kapag tayo po ay nananalangin, kailangan po na lahat ng buong pagtitiwala po ay ibigay po natin sa Kanya. At ano man ang plano niya sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, ay siya lang po ang maaring tumugon noon. Tulad po nung yung natugon po yung pangangailangan ni Ibon, napapasalamat po kami doon. Salamat din po sa lahat ng mga prayers. Napakabuti po talaga ng Panginoon, kasi kahit may mga nag-close po na mga nagsarado pong mga doors, may mga open naman pong nag-open naman po ng mga bintana. Kaya nakakatuwa lang po na sobra-sobra po ang Panginoon pag tumugon. Yan lamang po yung aming testimony kung ano na po ang nagagawa ng Panginoon sa buhay namin dito sa New Zealand. Maraming salamat po at salamat po sa lahat ng mga prayers, and God bless po. Konting share lang po. Dito po nakita po na ang Lord po is binibigay niya po yung beyond your expectations po. So, tuloy lang po tayong manalig sa Panginoon at I'm sure po, ibibigay po niya lahat ng mga prayers po natin. Lamang po, God bless po sa inyong lahat, mula po sa aming family, sa inyong pong family.
bless po. Wish you all po. Magandang magandang gabi po sa bawat isa. Kanina po ang napanood po natin ay testimony ng mga kapatiran po natin sa New Zealand. Pinatotoo po nila yung kabutihan ng Panginoon na wherein sinend po sila dun sa New Zealand at ang kanilang pamilya ay ngayon ginagamit ng Panginoon. Hindi po talaga hadlang kung nasaan man tayo. Kung nasaan man tayo ay gagamitin tayo ng Panginoon as long as ang ating pong pamilya ay iisa ang layunin. Sa testimony po ay napakinggan po natin na bawat isa sa kanila talagang na-train sila dito sa Philippines, na-train sila sa church, na-train sila sa kanilang, sa loob ng kanilang pamilya at nakita nila ang bawat giftings nila. Ngayon, ginagamit sila ng Panginoon effectively dun sa New Zealand. Napakagandang patotoo po at napakaganda po ng ginawa ng Panginoon, ang bawat panalangin nila, miraculously po, tinutugon ng Panginoon. Sige po, umpisahan po natin ang ating panalangin, ang ating devotion sa ating pagpupuri sa Panginoon. Katapatan ng Panginoon ay tunay na wagas at napakabuti niya. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at Panginoon, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Kaya ito ang nagbubunsod sa amin na ikaw ay purihin, ikaw ay pasalamatan.
Inaanyayahan po namin, O Diyos, ang iyong presensya sa bawat kalagitnaan namin, sa bawat tahanan, sa bawat isa na kasama namin ngayon. Nawa po, buksan mo ang aming isip, ang aming puso para madinig ang iyong mga salita. Pinupuri ka namin, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, magandang gabi po. Muli mga kapatid, maraming salamat kay Brother Jess, saka kay Sister Rhea na nagbigay ng kanilang short testimony kung paano naging dakila at napakabuti ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So pagpalain ng Panginoon yung inyong ministry dyan sa New Zealand at ingatan kayo din ng ating Panginoon. So parang mag-recap po tayo mga kapatid. So patuloy po nating sinasagot yung tanong na why Ekkelsia in the home? At ito po yung ikalimang limang gabi natin ng pagbubulay-bulay nitong mga katotohanan ito tungkol sa Ekkelsia in the home. So pinag-aralan natin, house churches are scriptural. Okay? Number two, house churches are strategic. Nakita natin kung gaano ka-strategic yung bawat tahanan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, dapat makita natin yung significance. Ikatlo, house churches are significant. And house churches are sustainable. Sabi ko nga sa inyo, sa pamamagitan ng mga house churches, maraming mga workers and leaders ang pwedeng ma-raise up ng ating Panginoon. At panglima, house churches are safe and secure. So makikita po natin na your safety matters to God. Kaya nga, bawat gabi po ay meron tayong mga natututuhan mula sa salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan. At ngayong gabi, mga kapatid, alam ko excited na po kayo kung ano kaya yung susunod na letter S, no? So number 6, okay, na topic natin sa gabing ito, house churches are spreading rapidly. Okay? Ang mga house churches po ay mas mabilis ang pagdami. Okay, mas mabilis yung pagkalat ng mga house churches. You know, ang house churches po ay isang effective witness to unbelievers, no? Meeting within a home means that the brotherly Christian love becomes audible and visible to all. Kaya nga daw po, yung mga unbeliever, mas madaling ma-attract na maimbitahan natin sa ating mga tahanan kaysa dali natin sa mga simbahan. Okay? So, kasi doon po nila na-observe yung fellowship, yung hospitality. Alam nyo, ito pong Church on the Hill Christian Community, nagsimula po lang talaga ito sa isang bahay. Okay? At na-encourage sila kasi the way we welcome them, the way we treat them, yung hospitality, talagang pinakakain namin yung mga participants at nagkakaroon kami ng pananalangin para sa kanila, umaawit kami sa Panginoon. So, naging effective means itong house church na ito way back 2005. Way back 2005. So, yun po kasi yung simula ng Church on the Hill Christian Community dito sa Baguio. So, maglalabing 6 na taon na po yung Church on the Hill dito sa Baguio. Ngayon, mga kapatid, para lalo nating maintindihan kung bakit po nasabi natin na yung mga house churches ay mas mabilis yung paglago, mas mabilis yung pagdami ng mga mananampalataya, meron pong isang magandang comparison, no, mga kapatid. Narinig nyo na po ba yung comparison between the rabbit grot and the elephant grot? Okay? So, meron pong isang pag-aaral na ginawa. Pinaghambing po yung pagdami at paglago ng mga rabbit at saka ng elepante, no? Sa isang elepante po, it takes years for an elephant to reach a reproductive age. Katunayan, nag-a-average po ng 20 years ang isang elephant bago siya
makapag-produce ng anak. It takes 20 years, no? So, an average of 20 years or under 20 years para lang ito mag-grow at mag-reproduce. Ganun katagal yung kinakailangang antayin ng elepante. Samantalang yung rabbit daw po, mga kapatid, sa loob po ng 4 hanggang 5 buwan, ay maaari na siyang manganak. Can you imagine yung mga rabbit, no? So, yung aming apo, si Johan, ay meron siyang bagong alagang rabbit. So, ang rabbit po, mabilis ang paglago ng rabbit. Sabi nga, 4 to 5 months, pwede na siyang manganak. Samantalang yung elepante ay kinakailangang magantay ng 20 years or under 20 years bago siya manganak. So, rabbit can reproduce very often, almost every month. Pwedeng manganak ang isang rabbit ng hanggang 14 na rabbit. While the elephant can only give birth every 2 to 4 years. So, matagal yung nagiging interval ng panganganak ng isang elepante. Umaabot po ito ng 2 hanggang 4 na taon bago siya makapanganak muli. Kumpara dun sa rabbit na, sabi ko nga sa inyo, pag nagsimula ng manganak yung rabbit, kahit na buwan-buwan, manganganak siya, pwede. Okay? So, ganito po inihalintulad yung rabbit churches daw po are like the house churches. Okay? While the elephant churches are like the big churches. So, alin po ang mas mabilis lumago? Yung house churches kaysa mga big churches. Kaya nga po, ito po isang malaking hamon sa atin, no? Na mas mabilis lumago yung maliliit na churches kaysa dun sa mga malalaking churches. In terms of conversion growth rate. Pag sinabing conversion growth rate, ito yung nakakapag-win ka ng mga unbelievers, hindi yung katulad yung mga big churches, ang nakukuha niya mga member ay mga mananampalataya niya, mananampalataya na from other churches lamang. Pero mas mabilis po yung conversion growth rate sa mga house churches. Ngayon, mga kapatid, sa gabing ito, ang bibigyan ko ng diin, your growth matters to God. Mahalaga sa Diyos yung paglago. Hindi lamang ng ating personal na pananampalataya sa Panginoon, kundi yung mga pagdami at paglaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung quantity at saka yung quality growth ay napakahalaga sa mata ng Panginoon. So, small churches have great potential for growth through multiplication than the large one. Kaya nga po, yung mga bagong churches daw po ay mas mabilis lumago kaysa rin sa mga matatagal na mga churches. So, ayon po sa pag-aaral, yung growth rate nga ng mga maliliit na churches ay mas mabilis kaysa sa growth rate ng mga malalaking simbahan. Kaya nga po, nagtataka ako bakit hindi natin na ma-maximize yung growth rate na ito. Kasi nga po, kumisa, nagsimula tayo sa house church, pero lumipa tayo dun sa big churches o large churches. Kaya nga po, misa na nahahamper o nahahadlangan yung paglago ng ating mga gawain. May nagtanong. Paano daw malalaman, marirate natin kung ito ay small church or big church? Okay. Paano natin marirate kung ito ay small church or big church? Alam nyo, mga kapatid, simple lang po yan eh. Kung magsisimula na po kayong bumili ng sound system, bumili ng mga equipment, gaya ng mga drum set, ano, lumilipat na tayo sa kategorya ng pang big churches. Pero kung, yun nga po, nagsimula lang tayo, gitara lang, o kaya beatbox lang, o kaya keyboard lamang. So,
makikita po natin yan, na ang spending natin ay lumalaki na sa mga, una-una sa facility at saka sa mga equipment. Doon natin makikita kung talagang lumilipat na tayo from house churches to big churches. So makikita po natin yan doon sa the way we spend our resources. Mamaya pag-aaralan po natin dahil meron pa po tayong ikapito at panghuli na tatalakayin siguro, patungkol sa bagay na yan. Na-confuse sila. What we are saying po kasi dito sa ating house church ay we are promoting na yung within the family po tayo talaga mag-uumpisa. And then eventually po, within the family, mag-i-spread out po tayo. Yeah. We are not against for the big, big church or what. What we are saying po ngayong gabi sa mga nakaraang studies po natin, na we are encouraging yung family po natin mismo, dun po tayo mag-umpisa sa ating pagiging church. At gaya nga po ng binabanggit ko, no? Small churches have great potential for growth through multiplication. So, yung mga, katulad po namin, yung bahay namin, yung pamilya ko, nag-spread ng gospel, at isa sa goal natin is mag-set kami na example na magkaroon din ng mga gawain sa bawat tahanan. Can you imagine kung bawat tahanan ay magpipray, bawat tahanan ay mag-share ng gospel, bawat tahanan ay magdi-disciple ng mga tao na nakapaligid sa inyo according to your sphere of influence, di po ba mas magiging mabilis yung growth ng ating mga ministry rather than nakakonsentrate lamang tayo sa iisang lugar? So, yun po yung parang sinusulong natin na idea na kung saan bawat tahanan ay maging sambahan. Every home ay maging embassy of heaven na kung saan tayo nga po, bawat tahanan ay nagpapagamit sa Panginoon, nag-share ng gospel sa buhay ng ibang mga tao. So, sasabihin ka pa? May dadagdag ka pa? Okay. Kasi baka nako-confuse lang sila na we are against the big churches, yeah. We are against... What we are saying is sa buo po nating pamilya. Isa pa ho mga kapatid, wag nating maliitin yung mga small beginnings. Okay? Yung mga small beginnings po, mahalaga po yan na magsimula tayo sa mga maliliit, katulad nga po ng mga house churches. Hindi po natin pwedeng limitahan yung gagawin ng Diyos. What if kung yung small beginning mo ay palaguin at paramihin ng Panginoon? So be it, di ba? Maganda. Pero ang sinasabi po natin, bawat tahanan may potential for growth. At pwede tayong mag-grow, pwede tayong mag-multiply. Ang isang concern ko po mga kapatid ay yung discipleship natin sa ating mga anak. Kasi sooner or later, bawat pamilya, bawat anak natin, halimbawa si Pauline, darating ang araw, mag-aasawa din siya. Pag nag-asawa siya, magkakaroon siya ng sariling family. Pero at least, na-equip siya, na-train na siya. Alam na niya ang gagawin niya na pag nagkaroon siya ng sariling family at bumukod na siya sa amin, alam niya, pwede rin magkaroon ng gawain sa loob ng kanyang sariling tahanan. At yun ang modeling na iniwan namin sa kanya. Siguro maganda rin na as we disciple our children, paglabas po ng tahanan ng aming mga anak o ng ating mga anak, pwede po silang maging instrument dun sa mga sphere of influence nila, dun sa mga kaibigan nila, wherein pwede silang mag-Bible study kung ang anak natin ay na-disciple natin inside our family. At ito po ay madaling mag-i-spread out po talaga ang gospel, ang growth. Amen. Ng kingdom of God. Kaya nga po, let us learn from history that house churches or even small group are often served to fund revival throughout church history. Okay. Ayon po sa kasaysayan, ay mas magiging mabilis nga po yung paglago kung magsisimula yung mga revival at mga pagbabago sa loob ng ating mga tahanan. Kaya nga po, isinusulong po natin yung idea na Ekkelesia Everywhere, na kahit na nasa bahay ka, pwede kang maging isang Ekkelesia ng ating Panginoon na kung saan
yung lahat ng component na ginagawa ng isang church ay dapat ginagawa at magsimula sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. So, I'm trying to imagine, no? Pumikit po kayo sumandali. Imaginin po ninyo kung bawat pamilya may family devotion, bawat pamilya nananalangin, bawat pamilya sumasamba sa Panginoon, bawat pamilya ay nag-share ng gospel sa kanilang mga sphere of influence. Yun naman po kasi talaga ang kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya. At ikapito pong katotohanan, the seventh principle, house churches are super socio-economical. Okay? Super socio-economical. Meaning, mas matipid. Cost-effective po ang magsimula sa mga house churches, no? Speaking of giving, meeting in our homes provide substantial improvements in giving efficiency. So, pwede rin po tayong maglikom ng mga salapi na maaaring magamit natin sa ministry kahit sa mga house churches. Subalit, hindi tayo kinakailangan gumastos sa ng malaki sa building maintenance, sa mga building projects, sa mga renovation. Medyo nami-minimize po yung expenses dahil nga po ang ministry natin ay sa mga tahanan na lang muna. Kaya nga, di ba, even sa panahon natin ngayon, makikita natin na mas matipid yung ministry na sa loob ng mga tahanan. So, yung mga pondo na maaari nating malikom ay mas magagamit natin sa pag-re-raise up ng mga church planters, mga missionary, to provide assistance to the needy, and to promote the spread of the gospels. So, mas magiging fruitful and beneficial at makakatulong tayo sa paglago kaysa nga po nauuwi yung ating expenses o yung ating mga resources sa building maintenance, sa building renovation, at pagbili ng mga gamit. So, cost-effective po ang house churches. Kaya nga po, marami po nagsusulong na ganitong idea ay maisakatuparan natin. So, ito pa, meron pong isang magandang article na nabasa ko. Sabi rito, the building of permanent and extravagant structures appears to betray our belief that Christ is coming soon and that as believers, we are a pilgrim people, no? Minsan daw po ay especially sa mga evangelical po, no? Na kung saan ay talagang ginagastos sila nila ng malaking halaga yung mga building facility nila. Talagang nag-iinvest sila ng millions of pesos para dun sa kanilang building project na as if hindi na babalik ang Panginoon. As if yung building structure nila ay mananatili na habang buhay. Pero, of course, isang idea lang po yun na binibigyan natin ng diin dito, mga kapatid. Pero, katulad daw ni Abraham, no? Si Abraham po, he was looking toward to the city which the foundation whose architect and builder is God. So, dapat wag daw natin ibig sabihin, wag nating aalisin yung ating paningin dun sa ating ultimate goal na kung saan tayo ay nakatingin lagi dun sa city with the foundation whose architect and builder is God. Kaya nga, sa gabing ito mga kapatid, no, sa ating dalawang paksa na tinalakay, makikita natin na yung rapid growth ay mas mabilis nating ma-achieve kung bawat tahanan ay kikilos at gagawin niya yung kanyang tungkulin bilang isang eklesia rather than naka-concentrate lang tayo sa isang lugar. So parang sinasabi natin dito, no? Can you imagine kung
Halimbawa po, doon sa mga nagbebiyahe papuntang Baguio City, lalo na kung gabi, makikita ninyo yung pagmalapit na kayo dito sa Baguio City, makikita nyo yung bundok ay nagliliwanag na dahil sa dami ng mga bahay na nakasindi yung ilaw. So parang ganun po yung picture na ipinakikita natin dito na mas magiging maliwanag ang Baguio City kung bawat tahanan, bawat Kristiyanong pamilya ay talagang magkakaroon ng eklesia sa kani-kanilang mga tahanan at gagawin nila at gagampanan nila yung kanilang mga tungkulin bilang isang eklesia. Ang kagandahan po sa isang eklesia, saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan, kayo ang eklesia, tayo ang eklesia. Tayong lahat ay eklesia ng ating Panginoon kung saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan. At makikita natin handun yung manifest presence ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya nga, whatever we bind on earth will be bound in heaven. Whatever we loose on earth will be loosened in heaven. Meaning, anuman yung ating ipapanalangin, anuman yung ating hihilingin sa Diyos, anuman yung ating pahihintulutan at pipigilan sa panalangin, ay makikita natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Kaya nga, as far as I am concerned, naniniwala ako itong pandemic na ito ay ito ang isa tinuturo sa atin ng Panginoon, no? Na kung saan mabuksan ang bawat tahanan bilang kanyang eklesia. Pero hindi po natin nililimitahan sa bahay lamang. Sabi ko nga sa inyo, ako po'y naniniwala na kinakailangan magkaroon ng multiple kinds of churches. May mga big churches, pero kailangan din natin equally yung mga maliliit na churches. Both of them are equally important in the kingdom of God. Huwag niyo po akong ma-misinterpret na ayoko na ng mga big churches at gusto ko na lang ay small churches. No, what I'm saying is, mga kapatid, mas maganda both, no? May mga big churches, pero yung mga big churches, sana wag din nating maliitin o baliwalain yung mga small churches o mga house churches dahil mas mabilis din ang paglago ng ebanghelyo sapagkat si Lord, mas concerned siya yung paglago ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa anumang kaparaanan. Okay? But according to study, mas mabilis nga po yung paglago sa pamamagitan nitong mga small churches kung lahat ng mga Kristiyano ay mag-i-involve dito sa house church ministry. At hindi lang po house church, mga kapatid. Alam niyo po ba na yung ebanghelyo ng ating Panginoon sa New Testament, kaya mabilis yung paglago? Hindi lang po dahil sa mga meron silang mga big gathering, meron din po silang mga small gathering sa mga bahay. At hindi lang po sa mga bahay, mga kapatid. Even sa mga shops, sa mga factory, even sa marketplace, saan man sila nagtatrabaho, dinala nila yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga po, huwag nating mamaliitin o babaliwalain yung mga small beginning na maaring magsimula yung gawain sa maliliit na grupo. Kaya nga, sa gabing ito, ang dalangin ko sa Panginoon, kasihan niya tayo ng kapangyarihan. Kasihan niya tayo ng kakayahan na bawat isang Kristiyano ay mag-participate, no? Gampanan niya yung kanyang tungkulin bilang isang alagad ng ating Panginoon na kung saan bahagi siya sa nagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, yun po ang susi tungo sa tunay na pagbabago. Magbabago po una-una yung ating mga sarili, magbabago sa loob ng ating mga tahanan hanggang sa maapektuhan natin even yung ating mga sphere of influence. At yun po yung dinidesire ng puso ng Panginoon na sabi ko nga sa inyo kanina, your growth matters to God. Pagpalain po ng Diyos itong ating 8 o'clock habit, pagpalain ng Panginoon yung inyong mga tahanan at nawa po ay patuloy kayong kasihan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po. Dahil dumating ang iyong paghahari sa aming mga buhay.
buhat nung kami ay nagsuko ng aming buhay sa iyo, Panginoon, naranasan namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong Espiritu Santo, na siyang kumilo sa buhay namin upang isilang kaming muli. At dahil dito, Panginoon, nagsimula na yung buhay na walang hanggan sa aming mga buhay. At nakita namin yung unti-unting pagbabago ng buhay ng bawat isa. Dahil doon, Panginoon, na ibahagi din namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga magulang, sa aming mga asawa, sa aming kanya-kanyang mga anak, yung ebanghelyo mo, Panginoon, na dahil dito, sila rin ay nahikayat namin na magbalik loob sa inyo at kumilala sa inyo. Panginoon, ngayon po, marami po sa amin mga pamilya ay mananampalataya na. Subalit, hindi po kami dapat huminto sa aming kanya-kanyang tahanan kung hindi maaari mo rin kaming gamitin even in our sphere of influence. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kakilala. Panginoon, salamat din po dahil sa pandemic na ito na kahit na kami po ay naka-home quarantine, ay po pwede mo kaming gamitin, Lord, to spread the gospel through multimedia, through internet, through Facebook, through call and text, O God. Marami pong possible means para gamitin namin to spread your word, Lord. God, salamat po. Dahil ang iyong ebanghelyo ay nagsimula lamang sa iilang mga tao, nagsimula lamang sa iilang pamilya, nagsimula lamang, Panginoon, sa maliit na grupo. Subalit, dahil nga narito na ang iyong paghahari, Panginoon, ito'y lalaganap at hindi mapipigil yung paglago nito, Panginoon, na kahit na yung aming mga tahanan ay maaari mong gamitin to become a channel of your blessing to many people. Panginoon, salamat po dahil kahit nga po kami ay naka-home quarantine, yung aming pamilya, yung aming tahanan ay nagagamit to spread the gospel. Dalangin po namin, Panginoon, ganun din ang mangyari sa mga iba't ibang mga tahanan, O God, na kasama namin sa gabing ito. Dinadalangin ko po na bawat isa sa amin ay magkaroon ng active participation din. Empower mo po ng inyong Espiritu Santo ang kani-kanilang mga pamilya din. Kung papanong in-empower mo kami ng inyong Espiritu Santo. Lord, kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa, sa pamilya ng bawat isa. Alam namin, Lord, hindi kami perfectong pamilya. May mga weaknesses kami and limitations kami, and yet, sa aming kahinaan, Panginoon, doon naman nahayag ang iyong kapangyarihan. Kaya nga, Panginoon, mag-manifest po yung presence mo. Mag-manifest po yung power mo, Panginoon, sa bawat pamilya na nire-represent namin. Panginoon, sa gabing ito, patuloy kaming dumadalangin na naway kasihan mo ng iyong kapangyarihan ng bawat pamilya. Mangusap ka sa mga tatay, sa mga nanay, maging sa aming mga anak. Lord, kinoconsecrate namin. Dinededicate namin sa inyo ang aming mga tahanan. We realize, Lord, na we are the Ekkelsia. We are your church. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Na ang aming mga tahanan ay maging isang banal mong tahanan. Na kung saan, Lord, nire-represent ka namin. Ang aming tahanan ay embassy of heaven and we are your ambassadors, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Nawa, ang bawat pamilya ay magsilbing pagpapala sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, sa aming mga barangay, sa aming mga villages, sa aming mga community. Panginoon, patuloy kang kumilos.
Dinggin mo ang panalangin ng bawat pamilya. Every time na ang bawat pamilya ay mananalangin, ipadama mo ang inyong presensya sa kanilang kalagitnaan. Dinggin mo ang panalangin ng bawat pamilya. Mag-manifest ka, Panginoon, sa bawat pamilya. Panginoon, salamat po sa pangitaing ito na bawat tahanan ay pwedeng maging sambahan. Ekkelesia everywhere, Lord. Ang iyong ekklesia ay maaring mag-flourish kahit saan. At ito'y maaaring magsimula sa aming kanya-kanyang mga tahanan. Lord, dalangin ko po naway patuloy niyo po kaming baguhin. I-transform niyo po ang buhay ng bawat isa. Amen. Gamitin mo kami as a vessel for honor, O Lord. Amen. Prepared for every good works, O Lord. Tulungan mo po ang bawat isa na maging handa na maglingkod sa inyo. Panginoon, salamat din po sa mga spiritual gifts, sa mga talents and skills na ibinigay mo sa amin na maaari naming magamit sa paglilingkod sa inyo. Salamat po sa mga talento. Tigit sa lahat, Panginoon, salamat po sa iyong mayamang biyaya. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa patuloy mong paglilinis sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong presensya. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa mga lalaki at babae na tinawag mo upang maglingkod sa inyo. Salamat po sa mga workers sa church. Salamat po sa mga leaders sa church. Salamat po sa bawat lingkod mo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, nais naming idalangin patuloy ang aming pamahalaan. Dalangin po namin, O Lord, na bigyan mo sila ng katalinuhan, kakayahan ng gagaling sa inyo, lalo na sa proper distribution ng mga vaccine. Dalangin namin na maging orderly and peaceful and organized. At dalangin namin yung efficacy ng vaccine na ito na talagang makatulong, lalong-lalo na ngayong panahon na ito na unti-unti pong nagluluwag ang aming pamahalaan. Dalangin po namin yung pong patuloy nyo pong i-control yung pagkalat ng virus na ito, Panginoon. Turuan mo rin kung paano mas magiging responsible at disiplinado ang mga tao. Dinadalangin din namin yung mga activity ng Mount Pinatubo. Patuloy po namin dinadalangin na ingatan nyo po. Huwag nyo pong ipahintulot, O Diyos, na muling pumutok ang bulkang ito. Sa pangalan ni Jesus, Lord, kahabagan mo kami, Panginoon. Ilayo mo po kami sa mga natural calamities, sa mga natural disaster, sa mga tragedy, O God. Maghari po ang iyong kapayapaan. Maghari po ang iyong kasaganaan. Dalangin din po namin ang aming ekonomiya. Patuloy niyo po kaming tulungan kung paano mapapaunlad ang aming pamumuhay, ang aming kabuhayan. Especially, Lord, yung sa agricultural sector, sa pangapagkain, naway maging affordable ang mga pagkain, sapat ang supply ng mga pagkain. Pagpalay mo po yung mga farmer, yung mga nag-aalaga ng mga naghahayupan. Pagpalay mo po lahat. Especially yung mga nasa agricultural sector, Lord. Dalangin namin magkaroon ng sapat na ulan, tubig,
para sa mga magsasaka. Lalo-lalo na paharap na kami sa summer, Lord. Tulungan mo po ang aming bayan. Kahabagan mo kami, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, yung mga kaguluhan sa ibang bansa. Gaya ng nangyayari ngayon sa Myanmar. Dalangin namin maghari ka sa lugar na yon. At naway wag pong matulad kami sa nangyayari ngayon, maging sa Myanmar, sa Thailand. Panginoon, dalangin namin ang kapayapaan dito sa aming bansa. Lalong-lalo na sa isang taon ay nalalapit na naman yung aming election. Ngayon pa lamang, Panginoon, ikaw po ang pumili ng maaring mga maging tagapanguna, tagapamuno sa aming bayan. Maging matalino ang mga Pilipino sa pagpili ng kanyang tagapamuno sa aming bayan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dalangin din po namin yung mga doktor, mga nurses, mga medical staff na patuloy po nagtatrabaho sa mga hospital, mga clinic. Ingatan niyo po sila. Bagamat sila po ang unang babakunahan, dalangin namin ang iyong pag-iingat sa kanilang lahat. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ganon din po yung mga may sakit na nasa ospital. Yung mga taong mga nangangailangan ng medical attention. Yan, dalangin po namin ang iyong kagalingan sa kanilang lahat. Yung pong kaibigan, kamag-anak ni Buds, Lord, si Bautista, Abraham Bautista, Panginoon, dalangin namin ang iyong kagalingan sa kanyang paa na na-aksidente, Panginoon. Sa iyo namin siya pinagkakatiwala, O Diyos. Lord, dalangin din po namin ang bawat pamilya. Naway patuloy niyo pong pagbuklurin ang bawat pamilya. Maghari po ang iyong pag-ibig, kapayapaan, kasaganahan sa bawat pamilya. Ganun din po dito sa aming tahanan. Alam namin, Lord, hindi kami exempted sa atake ng kalaban. Kaya nga, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dinadalangin ko po ang aking sambahayan, ang aking pamilya, ang Policarpio family. Patuloy niyo kaming ingatan, Panginoon. Patuloy niyo pong tagpuin ang aming mga pangangailangan. Lagi mo kaming samahan, Panginoon. Lagi mo kaming pangunahan. Gabayan mo ang inyong lingkod, ang aking asawa si Olive, ang aking mga anak, hanggang sa aking manugang at apo, Panginoon. Pagpalain mo po sila sa kanilang mga trabaho. Bigyan mo sila ng karunungan, kalakasan. Ang gagaling sa inyo sa kanilang pag-aaral, Panginoon, si Pauline, pagpalay mo po siya. God, salamat po sa gabing ito. Tunay po na wala kang katulad, O God. Tunay po na wala kang walang hanggan ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya na kasama namin gabi-gabi. Panginoon, salamat po sa gagawin mo sa buhay nila. Lord, I am entrusting their lives, their families, O God, into your hands. Release your blessing. Release your anointing. Alisin niyo po ang anumang hadlang. Alisin niyo po ang anumang takot. At naway magpagamit kaming lahat. Amen. For your honor and your glory. We bless you, O God. We honor you, O Lord. Indeed, Lord, we are committed to honoring Christ's commission. Pagpalain mo po ang weekend na ito. Samahan mo kami sa aming mga pamumuhay. At naway patuloy kang mag-minister sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus.
Amen. Dadako po tayo sa sige po. Samahan po ninyo kami. Aming Ama na nasa langit, minsan pa po kaming dudulog sa inyo sa gabing ito upang pasalamatan ka sa iyong ginawang sakripisyo para sa amin, tanda ng iyong pagmamahal sa aming lahat, na kung saan inialay mo ang iyong sariling buhay para sa aming kaligtasan, para sa aming katubusan. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong ginawang sakripisyo. Doon sa krus ng Kalbaryo, tinis mo ang lahat ng hirap. Nagbataka ng hirap para sa amin. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, muli kaming kakain. Muli naming alalahanin ang iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Tinis mo ang iyong ang lahat ng hirap para sa amin. Inako mo lahat ng aming mga kasalanan. Ikaw ang nagbata ng aming mga kasalanan. Mga kapatid, kumain tayo ng tinapay na ito bilang paggunita natin sa ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat. Panginoon, kinikilala namin ang inyong spirit, ang inyong banal na dugo, ang siyang tumubo sa aming mga kasalanan. Kinikilala namin na dahil sa iyong banal na dugo, napatawad kami sa aming mga kasalanan. Naging malinis kami sa harapan ng Diyos. Nanumbalik yung aming kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At napagaling ang aming mga karamdaman dahil sa ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Kristo. Sa gabing ito, Panginoon, iinom kami ng grape juice na ito, sumasagisag sa iyong dugo upang muli naming alalahanin at pagtibayin ang iyong ginawa para sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Amen. Thank you so much for joining us, Sister Jane Bingo, Kuya Ray Gonzalez, Janet Kayandag, Sayin Gano, Annalyn Simeon. I think this is first time of Sir Thomas Condole from Palawan. Lay Jimenez, Angeles, hello Lay. Ati Chepo, go on. Shello, Mami Cecilia, Cindy, and Doctora Eddie. Siren, Miko, hello. Nanay Lolita and Tatay Ador and Edna. Rosemary Sherbo and Ati Chema Sumile. Tito Ben and Tita Judy, hello po. Ati Joanne and Kuya Jerry and the whole family. Jing Pabon, Brother Aldwin, Nerissa Aduka, Pauline, Brother Ahmed Kapuyan, Wilma Tamiing, Annalyn Flores, Marivix Villaseñor, Sister Hustajan, Suset and Painado, Sister Josepa Culanay, Pastor Moses Gamata, Ellen Ong, Emma Gonzalez, Elias Bobis, Michelle K. Hello, Johan and Mateo. Hello, Johan, Mateo. Mama Abbott and Kuya Jojo, hello po. Arlene Uson, Rochelle Mendoza Ocampo, Jennifer Camero, Glad Alcantara Galano, Gwen and William, Beth Centeno del Rosario. Nasabi ko by Rochelle Mendoza Ocampo, Annalyn Flores. Ate Evelyn Gamboa, Jing Pabon, Edna Chua, Annalyn Simeon, nasabi ko na rin ba? Yeah. Brother Buds, Sister Flora Rebukyao, Kuya Andy, Shasha, and Zay, Kanito, Centeno, Lola Peting del Rosario. Hello po, Lola Peting. Naku, na-miss ka na namin. Janet Kayandang. Glenda Martin, Edna Chua,
at sa mga nanonood po sa YouTube, Ate Tess del Rosario, at mga nanonood po sa YouTube na hindi po namin nababasa at nakikita. Johan Mateo. Hello! Bukas po, abangan po ninyo yung ating 8 o'clock habit at yung pamilya po nila, Sister Dang, ang magbabahagi sa atin. But sa Lunes po, itutuloy po natin yung ating gawain. At sa Sunday po, magkakaroon po tayo, patuloy po tayong mag-online ang ating Sunday celebration. Dahil dito po sa Baguio ay naka-GCQ pa kami. Kaya we decided po na online pa rin po ang ating Sunday celebration. Hi din po kay Brother Jack, kila Ate Nelly, hindi natin nabati kanina. Hello po. Maraming salamat and good night. God bless everyone. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless everyone. God bless po.